So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Again, muli ako nagbabalik, Mamay Love Advice, upang mag-share na naman ng panibagong kaalaman and tips pagdating sa pag-ibig. Okay, kaya mga kamamay, kung kayo is gusto nyo yung mga videos na ginagawa ko at kayo is matagal nang nanonood dito sa aking channel, isa lang ang hinihiling ko mga kamamay, please click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. Okay, so huwag na natin patagalin. Ang magiging topic natin ngayong araw na to, mga kamamay, especially sa ating mga subscribers na mga girls, napakaganda nito para sa inyo to, mga kamamay. So magiging topic natin ngayon is kung papaano nyo ba malalaman yung mga lalaki na magaling sa ano. Okay? So siguro alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin, mga girls. Siguro yung ibang nating mga subscribers na girls dito is ngumingiti na naman ng bahagya. Okay? So anyway, so para sa inyo tong ating mga tips na to. So number one tips natin, paano ba natin malalaman ng isang lalaki na magaling sa ganyan? So ito yung number one sign. So pag kayo is pumunta sa kanilang bahay, okay, number one pa lang to, ano? So pag kayo is pumunta sa kanilang bahay at nakita nyo sa kanilang kwarto, is meron siyang dimmer. Dimmer sa kanyang kwarto, yung ilaw po, yung ito po yung ilaw na kung saan is kapag ka sila is matutulog or kayo is matutulog, medyo dim light lang po yung inyong ilaw. Ibig sabihin, medyo madilim pero hindi naman totally na blackout. Okay? May naaaninag kayo pero medyo madilim. Okay? So, relaxing lights po ito mga kabanok. Para sa ganun, madali kayong makatulog. Nakikita nyo pa rin naman yung paligid pero hindi po ganun kaliwanag. So, dim light po ang tawag dito. So, kapag ka ang inyong kaibigan, ang inyong kakilalang lalaki is ganyan. May dimmer sa kanyang kwarto. So, marami itong purpose eh. Unang-una, pampatulog. Pangalawa is pwede niya itong i-turn on once na kayo is nagaganon. So mas exciting tong gamitin. So yun yung mga purpose ng dimmer na ganito. Once na napansin nyo na may dimmer siya, for sure yung lalaki ninyong kaibigan o yung inyong kinikilalang lalaki is magaling sa ganon. Alright? So number two, gumagalaw ang kanilang mga kamay once na nagsasalita sila or once na nag-explain sila. Okay? So bakit ko nasabi? So mga kamamay, so sa pag-deliver pa lang niya ng kanyang sinasabi is gumagalaw na yung kanyang kamay, what more kapag ka sa ganon na magaling siyang gawin, okay, yung kanyang ginagawa with a combination nung kanyang hand gesture. So isipin nyo na lang, kung sa pagkasalita pa lamang mga kamamay is magaling na siyang mag-express or magpaliwanag. So, what's more pa mga kamamay pagdating sa pagkain ng inyong mga pechay, di ba? So, pag nakita niyo ganyan ng isang lalaki, magaling siyang mag-move ng gesture with his hands. So, possible magaling din siya pagdating sa pagkain or pagdating sa ganon. Alright? Number three. Make sure na may sense of humor ang mga lalaki na yan. Okay? So kapag ka po kasi may sense of humor o magaling siyang magbigay ng mga jokes, ng mga nakakatawa, ng mga humors, ibig sabihin niya jokes or kung anumang nakakatawa, mas maganda to kasi mas madali niyong nakukuha yung feeling na komportable kayo sa isa't isa. Okay? So kapag ka tumatawa ka or nagiging mabenta sa'yo ang jokes o yung mga humors nitong lalaki, mas madali kayong nakakapag-usap, mas madali kayong nakakapagpalagayan ng loob, nawawala po yung tinatawag na shyness or yung pagkamahiyain ninyo sa isa't isa. So kapag ka ganyan, madali niyo pong i-apply yung mga movements, okay, para sa isa't isa. Hindi na po kayo nahihiya na ipakita kung ano kayo. So sa madaling sabi, mas madali nyo pong na-i-express o madali nilang na-i-express yung kanilang mga gustong gawin. Kasi nga po, okay na yung inyong samahan. Okay na yung inyong closeness sa isa't isa.
Alright? So they are free, okay, of all the things na gusto niyang gawin sa'yo. At sigurado ako na mas magiging masaya yon. So number 4. Ito, hindi to madalas napapansin ng mga babae. And madalas, mas lagi pa nilang napapansin yung ibang mga lalaki na hindi ganito. Okay, so ano nga ba to? So number 4 tips natin, yung mga lalaki na tahimik lamang. Alright? So yung iba kasing mga girls natin dito, mas binibigyan nila ng pansin is yung mga lalaki na medyo maraming sinasabi. Okay, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pag ako inyong itinaray, makakalimutan nyo yung pangalan ninyo. Kapag ka ako ang inyong sinubukan, I promise, okay, talagang mag-i-enjoy ka. Ito yung palagi sinasabi nung iba na medyo talkative pagdating sa ganitong usapan. Pero pagdating naman sa mismong event, hindi naman pala, okay, ganun, katulad ng kanyang sinasabi. Okay, kaya sinasabi ko sa inyo, mas maganda pa, okay, yung mga lalaking tahimik lamang. So, yung iba, hindi na nagsasalita kasi alam nila sa kanilang sarili na magaling sila pagdating sa ganyan. Kahit hindi sila magsalita, okay lamang. Okay, kasi minsan mas maayos pa yun eh. Yung mga hindi nagsasalita, akala mo tatahimik lang, pero pagdating sa ganon. Alright? So talagang masasabihin mo na ito talaga yung hinahanap ko. Yan yung aking pang-apat na tips. So yung mga lalaking tahimik lamang. And lastly, number 5 na tips, yung lalaki na mahal kayo. Alright? So kapag ka pinili nyo or tinry nyo yung mga lalaki na talagang mahal na mahal kayo, mga kamamay, so naiisip nila o nararamdaman nila yung mga bagay na kapag hindi nila ibigay yung best nila, is malulungkot kayo. So kapag ka kayo is mahal ng isang lalaki, ang gusto nila is mapasaya kayo, mapaligaya kayo. Kaya ang gagawin nila is gagawin nila ang lahat ng bagay. Minsan tinatanong pa kayo niyan kung ano ang gusto mong gawin niya, ano mo, ano yung gusto mo na ipagawa sa kanya, maging masaya and satisfy ka lamang. So yung mga lalaking ganyan na mahal kayo, sila talaga yung totoo. Okay? Na talagang may potential pagdating sa ganyan. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki na mahal kayo. Yung iba kasi mga first timer pa lamang kaya talagang wala pa silang ganong karanasan pagdating sa ganito. Kaya I advise na tingnan ninyo or try to select those tips, itong mga binigay kong tips na to sa inyo upang malaman nyo yung mga lalaki na magagaling pagdating sa ganon. Alright? So yan mga kamamay, medyo umuulan na dito. So far, hanggang dito na lang muna yung aking tips pagdating sa pag-ibig. Sana nagustuhan ninyo yung mga tips ko, and kung nagustuhan nyo, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede ko pang i-share sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. So thank you for watching and see you for our next vlog. Paalam.